Now, pag sinabi pong unique God, alam niyo po, itong series na ito, kakaiba kung gaano kakaiba ang ating Diyos, dahil madalas we know God as someone na siya yung God of love. Diba? Siya sa kanya yung pag-ibig, Diyos na nagmamahal, or He is the God who saves. He is the God na kung saan all-powerful. Pero nung last Sunday, siguro yung ilan sa atin nagulat na, teka, ang Diyos pala seloso. Ano? He is a jealous God din. In a sense na jealous dahil tayo mismong mga nilikha niya ay kinreate para sa Kanya. Ano? Para siya yung ating paglingkuran, siya yung ating i-worship sa ating buhay at hindi sa iba. So just imagine kung ikaw ay creator ng isang bagay at yung creation mo nakakapagsalita. Of course, as a creator, kung halimbawa po, ang laptop na to ay nakakapagsalita, ano, may feelings, may buhay, kinreate ko siya para magamit ng isang example, estudyante. Ano? Pero ang gusto ng laptop, may sarili siyang gusto. Hindi, ayoko dyan. Ang gusto ko, ako na lang yung ihampas mo sa mga natutulog. O kaya, ako na lang yung gawin mong ano, pamatong, panguna na lang ako. Hindi po pwede. Kailangan yung creation, ginagawa niya kung ano yung pagkakagamit ng o pagkakagawa ng creator sa kanya. Amen? And that is why God created us in His own image and likeness. Sabi mo sa katabi mo, kinreate ka ni God in His own image and likeness. Now, ito po yung ating kinanta kanina at ito po yung topic natin. Ano yun? Pakita natin, the Holy God. Sa Tagalog, ang banal na Diyos. Now, pag sinabing banal, maraming pumapasok po sa isipan natin. Ano? At una sa lahat, pwedeng kapag sinabing holy, tumutukoy ito sa sagrado or dedication ng isang bagay. Ano? Kapag sinabing holy, napaka-broad para sa ating isipan ng salitang holy. Pero una po, hello, ayan. Kailangan po maintindihan natin na ang holiness ay tumutukoy sa kasagraduhan. Ibig sabihin po nito, merong special na pagkakagamit. Ano? Kung baga, kung ako po ay may-ari ng isang bahay, for sure kapag nandoon ka sa bahay ko, hindi mo ako mumurahin. Hindi ka magiging makulit sa tahanan ko. Diba? Bakit? Kasi nandoon ako sa lugar na yon. Ano? Now, in sacredness, usually ginagamit ito po sa mga bagay, sa mga lugar, ano? Yun yung parang unang level ng holiness para sa atin. So, sa Book of Exodus, actually si Moses, so testing ano, si Moses, 'di ba? Siya yung gumawa ng ark. Okay, alam na ng isa. Anong ginawa ni Moses? Hinati yung dagat. Okay? Ah, excuse me lang. Mark, nag-feedback. Okay, hinati yung dagat. Now, bago niya gawin lahat ng mga tanda't himala na yon, alam niyo po, minute siya ni God. And ito po yung sabi, ano, Exodus chapter 3. Nakita ni Lord na lumalapit si Moses, kaya tumawag siya mula sa halaman at sinabi, Moses, Moses. Sumagot siya, yes po, nandito po ako. Verse 5, sabay-sabay nating banggitin. Sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit pa. Hubarin mo yung sandals mo. Kasi, okay, tingnan nyo no, banal ang lugar kung saan ka nakatayo ngayon. Kung nasaan si God at that time, nagiging holy yung place. Ano? Let's say for example sa church, ang church po, hindi naman po talaga all the time nag-gather tayo. Dito sa church, hindi pwedeng gawin yung mga ibang secular na bagay. Like for example, may party na hindi naman related sa church, hindi pwede yon, ano? So may mga ganun po, ano, hindi pwede yung loob ng sanctuary, canteen, hindi pwede yon.
kasi mayroong pagkakagamit, place siya ng sambahan. Ano? Now, yun yung unang level ng holiness. And then next, pakita natin, ano? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Kaibahan at transcendence. So ito naman po ay tumutukoy sa ating Panginoong Diyos na buhay. Na siya, iba siya sa lahat. Iba siya na Diyos sa mga naiisip nating klase ng small g na gods. Ano? Dahil ang Diyos po na ito ay siyang makapangyarihan sa lahat. At lahat ng creatures na naiisip nating nakakatakot, takot sa Kanya. So example, next slide. Sa Isaiah chapter 6, ito po yung nakita ni Isaiah, no? Ang sabi, sabay-sabay nating basahin, sa paligid niya, may mga nakatayong seraphim na may tig-anim na pakpak. Okay, so bigyan ko kayo ng ano, no? Ng clue kung ano yung seraphim. Pag sinabing seraphim, seraph, serpent. And then, ano po yun? Angel na klase, ano? Pero, yung itsura nila, meron silang anim na pakpak. So, in a sense, sabi ng marami, para daw yung dragon, kaya rin siguro sa Chinese mythology, di ba, meron mga ganon, etc. But the thing is, hindi po sila yung wino-worship, sila actually yung nag-worship. No? They are angels of fire, sabi ng Bible. Now, yung ano daw, ang sabi ngayon dyan, yung dalawang pakpak daw nakatakip sa muka. So just imagine, nakatakip sa muka, dalawang pakpak. And then, dalawa ding takip nasa paa. Kasi anim yung wings nila, no? And then yung another na dalawa, yung pangatlong set ng pairs, ginagamit namang panlipad. At verse 3, tignan nyo po, nagsasalitaan sila sa pagsabi, ano daw? Banal, banal, banal si Lord. Makapangyarihan. Ang buong mundo ay puno ng kanyang glory. Now, kapag po sinabing angels of fire, sa apoy pa lang, sino ditong takot sa apoy? No? Kapag halimbawa may apoy, lalapit ka ba? For sure, lalayo ka. No? So just imagine kung ito yung creatures na sumasamba sa Diyos na buhay, ibig sabihin, ang Diyos natin mas dakila sa mga nakakatakot na bagay, sa mga bagay na nakikita nating greater, ano, than us, or ano man yung itsura nila, ano man yung being nila. Our God is the greatest. Makapangyarihan sa lahat. Sabi mo sa katabi mo, makapangyarihan ang Diyos ko. No? And then another meaning ng holy ay, pakita natin, ito naman po ano, tumutukoy ito sa ating Panginoong Diyos na buhay directly. Ano yun? Sobrang perpekto. So hindi po ito yung matuwid na righteous, no, na meaning, kung hindi perfect sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang righteousness po, ito yung kung meron ka bang kasalanan ginagawa. Yung holiness, in a sense, yung quality na meron siya. Perfect siya, no? Yung righteousness, yun yung paglakad, pamumuhay ng isang tao. Matuwid ba o baluktot, no? Nakuha natin, difference. Yung holiness, yun yung quality. Sabi nga natin, quality. So for example, kapag siya ay nagbigay, hindi kulang. No? Kapag siya ay nag-supply, buo. No? Lahat ng area ng life mo. Kaya yung sa Book of Psalm chapter 99, pag binasa natin yan, ito na lang yung ano ko, no, babasahin kasi mahaba yan. Pero pag binasa nyo po yan, makikita nyo, dinefend ni Lord yung Israel sa mga armies, nag-supply siya ng pagkain sa kanila, lahat ng kailangan nila, pinrovide niya. And then sabi nila, tignan nyo, no, purihin ang dakila at nakakabilib niyang pangalan. Siya ay banal. Ginamit yung siya ay banal dahil sa lahat ng quality ng ginagawa niya, perfect siya. Walang kulang. Amen? So that is our God. In all His ways,
perfect siya. Pero ang tanong sa bawat isa naman sa atin, paano tayo? No? Kailangan din bang maging holy tayo? Kasi Diyos siya, di ba? Of course, he should be holy. Pero what about us? Kailangan ba natin maging holy? Remember, we are created in what? The image of God. Now, pakita natin yung verse. In Leviticus chapter 20, ang bayang Israel niya, bayang kanyang pinili, sinabihan niya ng ganito, maging banal kayo para sa akin. Hindi magiging holy para makapag-impress ng kapwa, para makapagyabang, kundi para kanino? Para sa Diyos. Dahil ako si Lord, ay banal, pinili ko kayo mula sa mga bansa para maging akin. Now, yung kabanalan po na tinutukoy ng Diyos dito ay tumutukoy po sa paghihiwalay or set apartness. Ito po yung kumbaga special sa iyo at sa akin. Sa kanyang, of course, lahat nabubuhay, tao pantay-pantay, ano man yung trabaho mo, ano man yung itsura mo, ano man yung race mo, ano man yan, tao ka pa rin. Pero ito, kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, merong kakaiba na nakikita sa'yo yung mga taong nabubuhay. Kumbaga, may distinction sa buhay mo. Paanong distinction yon? Hindi po ito yung parang ano, no, favoritism ni Lord. Tandaan nyo, anong sabi dun sa verse, balikan natin, verse Leviticus 20, anong sabi? Maging banal kayo. Hindi sinabing banal na kayo o tinuring ko kayong banal, kundi ano sabi? Maging, ibig sabihin, may kailangan kang gawin. No? May kailangan kang gawin. Para sa ganun, maranasan mo yung pagkabanal na nagmumula sa Diyos. Kailangan meron kang iwan sa buhay mo para ikaw malapit ka sa Diyos. Now, tingnan natin yung next dahil napaka-connected po nito. Sabay-sabay nating basahin pagkakaiba sa pag-uugali. So, malalaman ngayon yung set apartness or yung tinatawag na paghihiwalay, hindi dun sa nakaugalian or what, kung hindi, isa na rin doon yung pag-uugali. Like for example, kung kanina yung paghihiwalay or set apartness, may mga taong hindi tumatawag sa Diyos. Kapag halimbawa may kailangan sila, tatawag sila kung may sakit, doktor, una. Hindi muna kay God, then doktor. Di ba? Pamilya muna, hindi kay God. Yun yung tinatawag na una, set apartness. Ito naman, pagkakaiba ng ugali. Paano ka naman mamuhay bilang sumusunod sa Kanya. Now, itong pag-uugali na ito, makikita natin sa 1 Peter chapter 1, na sabi ni Peter, maging masunurin kayo sa Diyos at huwag kayong magpadala sa mga dating nyong pagnanasa nung mga wala pa kayong alam. Tignan niyo po ano, yung sinabi ni Peter dito na nung wala pa kayong alam, hindi po ito nung ano nung sanggol pa lang, kung hindi nung walang alam, nung hindi niyo pa alam yung ginawa ni Lord sa bawat isa sa atin. Na ano, through Jesus Christ, siya ay bumaba, nagkatawang tao, sinapupunan ni Mary, 'di ba? Pinanganak siya. Wala nangyaring intercourse between Mary and Joseph, kundi kay Lord talaga 'yon. At wala ring intercourse na nangyari kay Lord at kay Mary, talagang by the Spirit, si Jesus ay pinanganak, nabuhay katulad natin, pero nabuhay siya na walang kasalanan dahil Diyos siya at the same time, tao rin. Na kailangan kasi, hindi natin pupwedeng maabot ang Diyos na sariling efforts lang natin. Ang ginawa ng Diyos, dahil mahal niya tayo, inabot niya tayo. Okay? Kaya meron tayong pag-asa kay Jesus. Amen? Kaya ngayon, may pagkakataon tayong maging banal.
Kaya tingnan nyo, anong sabi? Verse 15, instead, maging banal kayo sa lahat ng bagay kasi banal ang Diyos na tumawag sa inyo. Nakasulat nga sa scripture, anong sabi? Maging banal kayo dahil banal ako. So sabi niya yun, ano? So, saan tumutukoy ito? Doon sa pag-uugali natin as a Christian. Kung merong mga grupo ng friends mo, nagsisinungaling sila, alam mo na lifestyle nila yung sin na yon, ano ka? Kailangan nakikita sa buhay mo. Are you a man of truth or a man of lies? No? Are you a man na kung saan may isang salita o bumabawi ka ng ganon? Kumbaga, kung sa grupo ng klase nyo, isa ka ba dun sa nagpapasimula ng gulo o nagpapatigil ng gulo? Kung nandoon ka sa isang grupo nyo, lahat nagmumura, ikaw ba yung nagsasabi ng magaganda o puro kasamaan yung lumalabas sa bibig mo? So, makikita natin yan, kung ano kasi yung nasa sa loob natin, yun yung lumalabas sa ating buhay. Sabi ng Bible, ang mata natin ay window ng ating kaluluwa. But actually, our mouth naman, yan yung pintuan ng katawan natin. Our body is a temple. Kung ano yung nasa sa loob, siyang lalabas sa'yo. Kaya often, kung ano yung nararamdaman natin, masama loob natin, it comes out sa ating bibig. But tignan din natin ang ating buhay. May time ba na kung saan talagang practice na natin yung sin, practice na natin yung isang bagay na hindi naman dapat gawin, pwede namang may ibang term doon na babanggit natin. Kung nakita natin na hindi ganon, parang ang layo ko pala sa binabasa ko ngayon sa scripture. Tignan natin ngayon na, Lord, sige, baguhin niyo po ako. Amen? Na Lord, sige, ito po yung buhay ko. Lumalapit ako sa iyo kasi nakikita ko kailangan kita. Yun dapat yung maging approach natin. Tandaan niyo po sa church, hindi tayo i-condemn pagpasok natin kung ano man yung kasalanan natin ginawa sa labas. Papasok ka sa church, dala mo yung kasalanan mo, babaguhin ka ni Lord, lalabas ka, bago ka. Amen? And now, anong sabi ni John Wesley? Holiness, as we now understand the term, is not only a deliverance from sin, but being filled with the Holy Ghost. Ang holiness is being filled with the Spirit. Alam niyo po, si Jesus, nung bago siya umakyat sa langit, sabi niya, wait until the Holy Spirit has come upon you. Hintayin mo na mapuno kayo ng banal na Santong Espiritu. Bakit? More often, pinupuno natin kasi ang ating mga sarili ng mga bagay na bulok o hindi magaganda. What do you fill yourself with? Hate ba yon? Anger ba yon? Sa mga pinapanood mo, hindi mo nare-realize, naapektuhan ka na, ay bakit ano, binrake niya si ganyan, bakit siya nagsinungaling doon, bakit hindi sila nagkatuluyan, tapos masama loob mo, and at times, tuloy, kapag halimbawa may problema sa buhay, parang feeling mo na drama na rin yung buhay mo, katulad ng nasa napanood mo. Come on. Na paranoid ka, sa totoo lang, na-influence ka ng napapanood mo at mga nakikita mo. Because you fill yourself with those things. Pero if you are filled with the Holy Spirit, it will come out. Amen? It will come out. And kaya, ang goal natin, Lord, fill me. Amen? Lord, fill me. Alam ko, Lord, kulang ako. Kahit kami rin as preachers, as pastors, as leaders, we all need the Holy Spirit. Walang mataas sa atin eh. Walang malakas sa atin. Lahat tayo kailangan natin ng Diyos. Amen? And we as a church, if we will just humble ourselves down, I believe the Lord will move. Amen? Sa buhay mo at sa buhay ko. And our lives will never be the same again. Kaya, tingnan nyo no, after na ma-feel ng Holy Spirit yung mga disciples ni Jesus, paglabas nila, ano nangyari? Pumutok yung revival, lahat ng mga tao, naniwala sa sinasabi nila kasi they do
what they preach. Kung anong sinasabi ng mga preacher, ginagawa nila. And at times, ganito ba tayo, nag-a-advise ka dun sa friend mo. Pero sa sarili mo, hindi mo ginagawa. Come on. Because we are not filled with the Spirit. We are just filled with knowledge. Yun lang tayo. Akala natin, knowledge is power. But actually, the Holy Spirit gives power. Amen? Yung knowledge, na-stuck lang yan. But the thing is, kailangan para kumilos yun sa buhay mo, yung nalalaman mo, kailangan mo ang Holy Spirit. That is why, alam nyo ba, kahit sina Galileo, pati yung mga ibang naunang scientists ng unang panahon, di naman sila atheist eh. Alam nyo ba yun? Sina Blaise Pascal, yung mga nag-imbento ng Pascaline, unang mga mathematicians, hindi naman sila atheist. Actually, they believe in God. They are Christians. Pag tinignan nyo po yung history. Pagdating na lang ng 18th century, doon na lang nagkaroon ng mga atheist, ganyan. But they all believe in Christ. And that is why kailangan din lahat tayo magkaroon ng relationship sa Lord. Amen? Because Jesus is the only way. Si Jesus lang po yung pamamaraan para tayo ay magkaroon ng salvation. But let me tell you, yung holiness na ito, hindi mo to ginagawa o gusto mong mangyari sa buhay mo dahil gusto mong maligtas. Okay? Again, Jesus is the only way. Sabi ni R.C. Sproul, holiness is not the way to Jesus. Hindi mangyayari na kailangan banal ka muna bago ka pumasok ng church. No? At times may mga ganun. Sabi nila, Pastor, actually nahihiya po ako umatin kasi dami kong pagkukulang kay Lord. Sabi ko sa leader ko, pupunta ako, tapos di pala ako pupunta. Kaya nahihiya na po ako. Di ba may mga ganun? Sino mga amen? Woo! Di ba? At times ganun tayo eh. Pero sa totoo lang, holiness is not the way to Jesus. Hindi kailangan holy bago pumunta kay Jesus. Actually, pagpunta mo kay Jesus, you will be holy. Kasi babaguhin niya yung buhay mo. He will make you holy. No? Holiness, ang nangyayari lang doon, ang holiness is the way of Jesus. Doon nabubuhay ngayon si Jesus. Saan? Holiness. Kaya tayo, naliligtas tayo, hindi dahil sa mabubuti nating gawa, hindi dahil sa nagpa-fasting ka, nagpe-pray ka, kung hindi meron kang relationship with Jesus. And ngayon, kung meron kang relationship kay Jesus, nagbubunga yun ng ano? Holiness. Amen? Now, ang tanong ngayon sa atin, paano naman magiging holy? Ano ang mga kailangang gawin? Sino excited malaman yun? Come on! No? Number one, para maging holy, una kailangan magpakumbaba. I don't know about you, pero kapag ako nagpe-pray, I really feel God's presence in me kapag inaamin ko yung kasalanan ko, mga pagkukulang ko. Hindi ko naramdaman presence ni Lord kapag puro ko hingi, Lord, kailangan ko yun. Lord, ito gusto ko. Lord, yan. Kapag nagpakumbaba ako sa Kanya, Lord, this is my weakness. Ako to, Lord, genuine, true. Lord, ganito ako. Nararamdaman ko yung presence niya kasi nakikita ko, tinatouch niya yung buhay ko. Just as this man, katulad ng binanggit natin kanina, yung naghati ng Red Sea. Sino yon? Si Moses. Tingnan nyo, no? Again, Exodus chapter 3. Next slide, please. Anong sabi kanina? Verse 5. Sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit pa. Hubarin mo yung sandals mo. Tingnan nyo, no? Bakit pinapahubad ni God yung sandals ni Moses? Ano ba nung time na yon yung significance ng sandals? Alam nyo po, ang slaves at the time of Moses, pag slave ka, wala kang sapatos, wala kang sandals, wala kang chinelas. So in short, ikaw ay mataas yung level mo sa lupa. No? And kaya pinahubad kay Moses, hindi dahil
di ba, sa atin nakaugalian. Pagpapasok ng bahay, tatanggalin yung, di ba, yung footwear mo. Now, kay Moses, pinatanggal ni God dahil kailangan magpakumbaba muna si Moses. Kailangan maging level niya ay parang alipin na wala kang maipagmamalaki. And lahat tayo ganon. To experience God's presence sa buhay mo, kailangan para kang alipin na wala kang maipagmamalaki, wala kang mapag-aari, and we will experience God. Kaya tignan nyo, no? Kasi banal ang lugar kung saan ka nakatayo ngayon. At times, kailangan tanggalin natin yung mga sandals natin na parang inaangat natin yung sarili natin sa lupa. Ano ibig sabihin ng inaangat yung sarili sa lupa? Yung ano mo, mga achievements mo, level mo ngayon, kahit sa corporate world, kahit sa klase. At times, dala-dala natin yun eh. Ay, mas matalino ako dito, mas magaling ako dito. Paglapit kay Lord, pantay-pantay lang tayo lahat, nakasayad ang paa natin sa lupa. Kaya, kumilos si Lord in the life of Moses. At tignan nyo, no? Next slide, di ba? Moses divided the Red Sea. Alam niyo po, marami ng scientist yung nag-speculate, nagkaroon daw ng ano, ng tectonic ganyan, movement, and for several hours ganyan. Hindi pa rin nila ma-imagine paano nangyari yun. Sabi ng iba, meron daw malakas na malakas na hangin, ganyan. Then, marami na silang in-speculate. Pero, pag pumunta po kayo sa Egypt, sa historical museum doon, tsaka sa Israel, nandoon po nakalagay yung mga nakuha, nahukay na mga, alam niyo sa kalesa, yung wheel, mga ganun, tas mga spears na nasa ilalim ng Red Sea. For thousands of years. So kung mali yung Bible, ba't nandoon? Kung mali yung kwento, ba't nandoon? And at times, there are evidences, pero ayaw naman nating paniwalaan. Kasi we think na kapag matagal na yan, tingin natin yung matagal na, hindi totoo. Or walang concrete evidence. Pero the evidence suggests na meron talaga. That is why faith ang kailangan natin. Trust in the Lord in everything. Kasi we do not live by 100% proof. Yung kinain mong tinapay kanina, paano ka nakakasiguradong walang chemical yun na makakasama sa'yo? Diba? You live with evidence lang. And you trust every day na yung binigay sa'yo nung panadero, okay. Diba? Come on. Kaya we need to trust the Lord then in our life, just as Moses did. No? Next slide. Pakita natin, paano magiging holy? Manatili sa presence ni Lord. Ganun si Moses eh. Nanatili siya sa presence ni Lord. Kahit na, next slide, nandoon sila sa wilderness, no? Ang tagal nila dyan, paikot-ikot lang sila. Pero Moses was actually always with the Lord. And remember, di ba, nung papunta sa Promised Land, merong 12 spies. 12 spies, ito yung isang tao kada tribe ng Israel, ano? Kaya 12. Pinapunta nila sa Promised Land, pinatiktikan, kaya lang, nakita nila, nandoon yung, next slide, giants. And yung giants na to, hindi to yung mga NBA player lang na tangkad, no? Hindi to 7-footer lang. Actually, sabi ng mga archaeologists, they are 14 feet. Kung may kilala kang 7-footer, times 2. At yung pinakamatataas daw ay nasa 250 feet. Kasing taas na hunang building yun. No? Kaya, ngayon, anong nangyari? Nagtalo ho yung 12. Yung 10, ayaw na nilang tumuloy sa Promised Land. Pero meron dalawa na gustong tumuloy. Sino yon? Next slide. Si Joshua and then si Caleb. Pero alam nyo, yung mindset kasi nung 10, nakita na nila ha, nakita nila yung miracles ni Lord, walang pagkain sa wilderness. Again, wilderness yon, walang tumutubong halaman na makakain,
walang hayop na nabubuhay na pwedeng makain. Sinuplayan sila ni Lord ng food from heaven, bumabagsak na lang literally, nabuhay sila doon for how many years? Nakita na nila, pagpalo ni Moses ng rock, lumabas yung tubig, lahat sila nakakainom, malinis na tubig, survive sila, hindi pa rin nila, hindi pa rin sila nagtitiwala kay Lord nung makakita sila ng higante. Eh, yung Red Sea nga nahati eh. Ang dami ng miracles na ginawa ni Lord, pero yung higante pa yung naging hadlang sa buhay nila. Bakit? Kasi next slide, meron silang mindset ng grasshopper or ng tipaklong. Sabi nila, mga tipaklong lang kami sa mata ng mga yan. Pag sinabing utak tipaklong, o tipaklong yung pag-iisip, walang pagbabago sa pananaw. Ang dami ng miracle na ginawa ni Lord, hindi ka pa rin naniniwala. Walang lakas ng loob kasi laging takot at walang tiwala sa Diyos. Gusto sanang gumawa ni Lord sa buhay mo ng miracle, kaya lang laging nade-delay, laging di nangyayari kasi lagi kang takot at walang tiwala sa Diyos. You always trust on yourself. And ano, number three, sabay-sabay nating basahin. Hindi po pwede o hindi magagamit dahil laging hindi kaya. Ay, di ako makakapunta doon kasi di ko kaya. May mga higante doon eh. Mga di ko alam kasi mga problems nando doon eh. Ah, kasi ganito, ganyan eh. Pag ganun yung mindset natin, madedelay ng madedelay, and pwedeng hindi mangyari sa atin yung promises ni God. Katulad nung 10 spies. Tanongin nyo ako, di ba? Isa lang naman yung mata ni Joshua and Caleb, pati nung 10. Amen. Tao rin sila. Amen. Ano kaibahan nila? Mindset. Kaya sabi rin ni Paul sa mga Christians, be transformed by the renewing of your mind. Now, ang meron si Joshua, kitang-kita po ano sa Book of Exodus pa lang, kung bakit din siya laging ano naka-survive, nakapasok sa Promised Land. Dahil kitang-kita po sa Exodus chapter 3 verse 11, start natin basahin ano, na kung saan siya pala, lagi siyang nakikipag-usap din sa Diyos. May personal siyang relationship sa Diyos. Tignan niyo no, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Nakikipag-usap si Lord ng harapan kay Moses na parang isang kaibigan. Okay, yun muna. Dati po, si Moses lang talaga yung tao na nakikipag-usap kay Lord ng harapan. After na ni Moses, wala na pong sumunod. Ano? Next, sabay-sabay nating basahin. After nilang mag-usap, ano daw? Bumabalik si Moses sa camp, pero naiiwan sa tent ang assistant niyang sino? Si Joshua. Ba't naiiwan sa tent? Nakikipag-usap sa Diyos. Now, hindi po yan yung, kailangan lagi ka nasa church. Wherever you are. Mag-pray ka. Kaya tayo merong prayer and fasting eh. Itong darating na bukas hanggang Saturday. Wherever you are, kahit nasa work ka, Lord, help me. Matapos ko po itong ginagawa ko, help me, Lord, na magawa ko yung best ko para sa ganun po, magkaroon din ako ng promotion, mag-glorify ka sa buhay ko. Lord, help me makapag-share din ako ng gospel sa iba. Come on. Kasi ito yung kailangan eh. Akala natin kasi ang presence ni Lord nasa church lang. Pero God is a spirit. Amen? Ang spirit ba nahawakan? Hindi. Sabi nga, pneuma eh. Sabi ng iba, parang air, parang hangin. Hindi mo nakikita, may time na nararamdaman mo, pero alam mo nandiyan siya sa tabi mo. Amen? Next, anong sabi sa Joshua chapter 1? Ito na yung nangyari. Dumating po yung time na kung saan namatay na si Moses. Parang yung tinitingnan nilang leader, wala na. Ano na lang, di ba? Ano na yung next? Paano na yung buhay namin? And yet, tingnan niyo po, anong sabi? Patay na ang servant kong si Moses. Sabi ni Lord kay Joshua.
mag-ready ka at ang buong Israel. Tumawid kayo sa Jordan River. Hindi po Pasig River, ano? Pero, alam niyo po, parang ganun siya. Bakit? Kasi nung time nila, kapag sinabing Jordan River, after nung river, merong territory yan. No? Na kinasasakupan. Kumbaga kung ikaw, alam mo sa sarili mo, next ng Pasig River, kung galing ka dito sa may KFC, alam mo, may Malacanang doon. Diba? Lagi may mga pulis doon. Nakuha ba natin yun? Parang kailangan mag-ingat ka pagdating mo doon. Nakuha nyo? And ganun din sila. Alam niyo po, itong gagawin na to, dahil pinangako ni Lord tong promised land sa kanila, alam niyo po, pinapa-overcome to ni Lord sa kanila. Actually, pinapapatay niya yung mga tao. Ha? Huh? Bakit po papapatayin yung mga tao? Ganun po ba kalupit ang Diyos? At tignan natin ha. Again, ano bang nakita nila sa promised land? Sino, anong sabi ng 12 spies, ano yung nakita nila sa promised land? Giants. Tao ba yon? Hindi sila created ni God. Byproduct po sila ng mga nagrebel na angels at nakipag-sex sa mga babae. Kaya nagbreed ng giants at meron ding mga iba, di ba, yung kalahati kabayo, kalahati tao. Kalahati isda, kalahati tao. At mga marami pang iba. Now, itong nangyari na to, hindi po ito yung parang, okay, ba't gano'n naman kalupit si Lord pag nagbabasa ng Bible or minsan may mga nagtatanong ganyan, social media. Bakit gano'n? Bakit pinapapatay ni Lord? Gano'n ba kalupit yung Diyos natin? Ganyan. Akala ko ba Diyos siya ng pag-ibig? Kaya po lang pinapapatay ni Lord yung mga tao dun sa lupa na yun ng Kanaan dahil hindi po talaga sila nasa part ng creation ng Diyos. Kumbaga, anomaly sila. No? Kaya sabi ni Lord, wala kayong ititira kahit yung hayop. Kasi sila rin po, nag-i-intermarry sa mga hayop. Ganun ho yung ugali. No? Nung mga tao dun sa lugar. Kaya kadiri. Diba? So, eto ang ginawa ngayon. Anong sabi? Next slide. Yan. Joshua chapter 1 verse 3. Andiyan ba? Ayan. Gaya ng aking pinangako kay Moses, magiging inyo ang lahat ng mararating nyong lupain. And then, next, verse 9, anong sabi? Tandaan mo, next slide, ayan. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Tandaan mo ang utos ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang loob mo. Huwag kang matatakot o madi-discourage kasi kasama mo ako saan ka man pumunta. Ako si Lord na Diyos mo. Kaya sabi niya, huwag kayong matakot saan kayo pumunta. Makakita man kayo ng giants, lugar nila, talagang malalaking mga tao, lahat, ganyan, sasamahan ko kayo. Ba't naranasan ni Joshua yon? Kasi nagbababad siya sa presence ng Diyos. Tandaan niyo po, yung pagbababad sa presence ni Lord, hindi po pakikinig ng worship, hindi po yan pag-attend ng church or pagpunta sa church, kundi personal. It's between your heart and the Lord's heart. Amen? Next slide. Paano magiging holy? Purification and consecration. Anong sabi sa Joshua chapter 3? So nagre-ready na po sila no, na tumawid nung time na to. Anong sabi? Sinabi ni Joshua sa mga tao, i-purify nyo ang mga sarili nyo. Kasi bukas, ano daw? Gagawa si Lord ng mga, pero kita natin yung susi. Para gumawa si Lord ng himala, ano daw? Kailangan i-purify. Kailangan may linisin sa buhay. Ano yun? Kailangan meron kang tanggalin o bawasan sa buhay mo. So kung halimbawa, may time ka sa social media, baka 5 hours ka nagbababad dyan, bawasan mo. Kung marami yung time ng pag-i-scroll mo at naalam mo, yung pag-i-scroll mo, napupunta ka dun sa mga malalaswa o kaya yung iba,
mga sumasama lang loob mo habang nag-i-scroll ka, naka-affect na sa'yo, pati sa pag-iisip mo, di ka na rin nakapag-aral, huwag mong gawin. Kung may mga bagay na kung saan kailangan mong layuan sa buhay mo, gawin mo. Hindi po sinabi dito magkulong ka na lang sa kwarto mo. Hindi, no? Mabuhay ka, pero i-purify mo. Hindi po manliligo ka ng Sonrox o magliligo ka ng 3 beses sa isang araw, maghihilod ka. Hindi po yun, no? Purification is purification of the heart. Ano yung puso mo? Sa mga oras na to. Puno ba ng galit yan sa manan loob? Kailangan mong tanggalin. Kailangan mong i-release yung sarili mo. Ano yung nasa sa loob ng puso mo? Tandaan nyo, man looks at the appearance, God looks at the heart. Now, kailangan po yung consecration, dahil yung consecration, next slide please, is preparing yourself to obey. Kailangan may iwan ka para ka sumunod. Kailangan iwanan mo yung daladala mong baggages. Alam niyo po, tinuturo ng scriptures and maging ni Jesus, makipot ang daan patungo sa kaligtasan. Maluwag naman ang daan patungo sa kapahamakan. Just imagine kung ikaw meron kang daladala na baggages sa buhay mo. May dala kang malaking maleta, dala mo yung bag mo sa likod na malaki. At yung kipot niya, kapag dadaan ka lang, ganyan lang. Tingin nyo, makakapasok ka ng ganun? I don't think so. Kaya, kailangan, consecration is actually pagbaba ng baggages natin. Ano yung dala-dala mo? Proud ka na dalin mo. Ano yung mga bagay na kung saan hindi mo maiwan sa buhay mo? No? Yung pagtinanggal na sa'yo, parang magwawala ka. Ano yun? Kasi kailangan ma-purify tayo sa mga bagay na ganun. Amen? Amen? Kaya sa prayer and fasting natin, I encourage you, sumama po kayo. Church-wide prayer and fasting ito, no? Simula bukas hanggang sa 27. Then sa mga sasama po, pwede po kayong maiwan mamaya after ng service. Sasabihin ko po sa inyo yung details kasi hindi lahat dapat mag-full fasting na totally hindi kakain. Ano? May depende po yun. But nonetheless, it's part then of our preparation. Dahil gusto nating sumunod kay Lord. Amen? Gusto naman natin may mabago sa spiritual life natin. Lagi na lang tayo feasting kahit nung December. Amen? Di ba? Pinagpapala tayo ni Lord. Now it's time na Lord, sige, iwan ko muna yung mga gusto ko. Ikaw naman kasi yung provider nun, and this time, I'll spend my time with you. Amen? Konti lang nag-amen, mukhang konti lang yung sasama. Amen? Okay? Now, next po, paano magiging holy? Itapon ang iyong mga Diyos-Diyosan. Now, nung nakaraang linggo po, sinabi ko na, lahat ng bagay po pwede maging Diyos. Paano sila magiging Diyos? Kapag hindi nyo po mahindian. Pag talagang, alam nyo yun, kahit anong sabihin nun, yung tawag nun sa buhay nyo, parang hindi mo magawang di mo gawin. Alam nyo po, meron tayong kilala na isang hard killer siya. Hard killer, ibig sabihin po, pumapatay siya ng mga tao, bibigyan siya ng pera. Okay? Now, naborn again po yung taong yun at tumaatin sa isang mga churches natin, ano? Okay, mag-alala, wala dito. Okay? But, alam niyo po, kakaiba yung story niya, grabe, nagulat ako. Kasi para sa kanya, kaya niya ginagawa yun, hindi niya mahindian dahil saan? Pera. Ano yung point na gagawa ka ng kasamaan na hindi mo mahindian? Let me tell you, kung para dun yun, that is your God. Yun ang Diyos mo. Now,
Sabi niya, nung na-born again siya, sabi niya, kahit kung may offer na sa akin, malaki pa yan, 10 million, ganyan, di ko na ginagawa kasi iniwan ko na po. Kung mahuli man ako ng pulis ngayon, hulihin na nila ako. Lumapit pa nga siya dun sa mga ano eh, sa mga kamag-anak nung nabiktima niya. Eh buti na born again na rin, pinatawad din, ganyan, ano, etc. But nonetheless, mga kapatid, kung ano yung hindi natin kayang tanggihan sa buhay natin, that is our God. Kaya tignan nyo, anong sabi ngayon ni Joshua? Joshua chapter 24. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Pero sinabi ni Joshua sa taong bayan, di nyo kayang mag-serve kay Lord kasi isa siyang banal na Diyos. Di rin siya papayag na magkaroon ng kahati. Di niya papatawarin ang mga pagkakamali nyo at... Okay, dun muna tayo, ano? Di rin siya papayag na magkaroon ng kahati. Kasi again, our God is a jealous God. Kailangan kung nag-serve ka, hindi half-hearted. Buo dapat. Holiness, again, it speaks of the quality, the perfection. Kung magsiserve ka kay Lord, hindi half-hearted. Kailangan full. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, ibigay mo na lahat. Yung service mo kay Lord. Kaya tignan nyo, at times, may nangyayari rin sa ating hindi magagandang bagay. I don't know kung at times may nangyayari sa atin, is it because of sa kapabayaan ba natin sa health natin? Or at times, meron ding kahati ang Diyos sa buhay natin. Dahil nakalagay sa scriptures, tingnan nyo po, di niya papatawarin ang mga pagkakamali nyo at pagkakasala. So it's one thing, a warning sa bawat isa sa atin. Ngayon alam na natin yung truth, iiwan na lang ba natin yon at gagawin pa rin natin yung dati? Or, starting today, iibahin ko na yung buhay ko. I will be all out for the Lord. Next slide, tingnan nyo po. Basahin naman natin. 1, 2, 3, go! Pag tinalikuran nyo si Lord at nag-serve kayo sa ibang Diyos, magagalit siya at sasaktan niya kayo. Papatayin niya kayo kahit na naging mabuti siya sa inyo dati. Alam niyo po, hindi naman necessarily, hindi natin alam kung bakit nangyayari yung mga accidents in our life and our family. We don't know how the world works. Pero let me tell you, kung ikaw ay sumusunod talaga sa Diyos and may relationship sa Kanya, hindi ka pababayaan ng Diyos or mangyayari sa iyo yung bagay na hindi maganda kung hindi naman niya ia-allow sa buhay mo. Dahil nga, again, God is love pa rin. Pero kung marami ng beses na kung saan siya ay nagsasabi sa atin na wag mo nang gawin yan, napuno na yung meter na yon na hindi nga natin alam kung hanggang kailan. Ano daw sabi? Magagalit siya sa inyo. Magagalit siya sa atin kung ganun. Parang may kalyo na yung puso natin. Pag sinabing kalyo, ano yun? Matigas na bahagi, di ba, ng skin. Minsan walang pakiramdam. Kahit kagatin ng langgam, wala kang mararamdaman. But the thing is, dapat hindi ganun yung puso natin. Lord, ito po, may mali po ako. Lord, hindi ko po ito ano. Lumalapit ako sa iyo. Kasi ang Diyos naman natin mapagpatawad. Ang Diyos natin ay mapagbiyaya. Pero kailangan, yun yung nare-recognize natin lagi. Lord, I am not perfect. Hindi ko ano to, Lord. But help me. Tulungan niyo po ako. Ma-overcome ko ito. Amen? Kaya ngayon, tingnan niyo. Next. Anong sabi? Next slide, please. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Never pong mangyayari yan. Kay Lord kami magsiserve. Sinabi ni Joshua sa kanila, kayo mismo ang mga witness na si Lord ang pinili niyong paglingkuran. Sumagot sila, opo, mga witness kami. Ganun kaya tayo, no? Na masasabi kaya nating never pong mangyayari yan, kay Lord kami magsiserve, hindi kami magsiserve sa iba. Kaya nating panindigan niya na, opo, sige, mga witness kami.
And verse 23, tignan niyo po anong sabi. Sabi ni Joshua, sabay-sabay nating basahin. Sinabi ni Joshua, kaya itapon niyo na ang mga Diyos-Diyosang meron pa kayo at ibigay niyo ng buong-buo ang mga puso niyo kay Lord, ang Diyos ng Israel. So, yung heart natin must be towards God lang talaga. At yung Diyos-Diyosa natin sa buhay natin, yung mga idol natin sa life natin, inuuna natin other than God, or the things that we prioritize most, or the reason kung bakit natin ginagawa isang bagay, hindi naman ho sinabing ano eh. Hindi ho sinabing kung pamilya mo yan, wag mo na, kumbaga talagang wag mo na sila kausapin, hindi naman ho ganun eh. Kung hindi, kung meron kang trabaho, kung meron kang family, kailangan una si Lord. And then, maramdaman ng mga nasa baba na si Lord talaga yung una sa buhay mo. How do you make known God in your family? Nagsasabi ka ba sa kanila about Him and your personal experience? Di ba? Sabi mo ba na, ma, pa, ano, may inattend na akong church actually, nadideal yung problems ko sa buhay. Alam ko, may di ako magandang ugali, pero inuunti-unti ako ni Lord. In that way, kung makikita nyo po, it will move the hearts of people. Kasi bakit? Unti-unti nating inaalis yung mga bagay na yun sa buhay natin. Kaya anything na pwede nagiging Diyos-Diyosa natin sa buhay natin, pwedeng laziness actually. Yung katamaran, hindi natin magawa na mag-aral or pwedeng pumasok ng trabaho or lahat na, no? Nakaapekto na sa buhay natin dahil tinatamad tayo. Pwede hong maging Diyos-Diyosa natin mga ganun. Eh. And this time, sige Lord, amen? Iiwan na natin yan, tinatapo na natin yan sa ating buhay. Amen? Last but not the least, ito po, no, makipag-covenant sa Lord. Ang covenant po, it's not a contract. No? Ang covenant, ito yung panghabang buhay. Panghabang buhay po ito. Pag sinabing covenant. Hindi po ito yung may hangganan, ah, pag 8 years old na ako, ah, pag nakapag-asawa na ako, tapos na. Hindi po ganun, ano? Pag covenant, it's a lifelong. Hanggang nabubuhay ka, hanggang may hininga ka, kailangan gagawin mo to. It's a covenant. Sabihin nga natin, covenant. Next slide. Anong sabi ngayon ni Joshua sa mga tao at yung tao sa kanya? Sige, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! Sumagot uli ang mga tao. Magsiserve kami kay Lord na Diyos namin at susunod kami sa mga utos niya. Kaya nung araw na yon, gumawa ng kasunduan si Joshua para sa mga tao. Sa Shechem, binigay rin sa kanila ang mga batas at utos na susundin nila. So it's more than a promise na gagawin ko. Kung hindi, talagang kahit anong mangyari. Talagang gagawin ko. Kaya, yung covenant, tinulad din po yan sa marriage. Ano? Ang marriage, kahit sinasabi ng mga matatanda sa atin, di ba, hindi parang isang mainit na kanin na kapag sinubo mo ay iluluwa mo rin. Di ba? Hindi porkit, halimbawa, meron kang hindi naging magandang tingin dun sa partner mo or hindi magandang ugali, eh next day, ng after ng kasal, hiwalay na kayo. Not unless, of course, meron mga guaranteed na mga totoong reason or valid reason. Kaya kung makikita natin, sa ating buhay pala, ang holiness, kailangan na-apply sa atin. Kasi kung wala nun, ano mangyayari? Una, may sumpa. Una, hindi magiging maganda rin yung buhay natin, disorganized. And higit sa lahat, yung personal na relationship natin kay Lord, hindi magiging matibay. Amen? Kaya ngayon, we must decide. Today, Lord, as you are holy, ako rin po. I want to be holy like you. Amen? Next slide. Conclusion natin, sabay-sabay nating basahin. Tayo tayong lahat. No?
Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Ang Diyos ay banal. Lahat tayo na sumusunod sa Kanya at para sa Kanya ay dapat maging banal at manatiling banal. Tayo manalangin. Yuko natin ang ating mga ulo at pikit ang ating mga mata.